Isang magandang araw po sa inyong lahat, mga katahanan. Kamusta na po kayo? Ito po si Mommy Fem at welcome po sa ating napakagandang episode for today. And of course, before we proceed with our episode, I would like to greet my beautiful and ever energetic partner every Saturday. At siya po ay walang iba kundi si Mommy Nardine. Hello Mommy Nardine, kamusta ka na? Hello Mommy Fem! Lahat ng aming makaibigan sa Usapang Pantahanan, magandang umaga sa inyo, magandang araw. At totoo po, welcome sa aming Usapang Pantahanan, another episode. Siyempre Mommy Fem, always beauty. Yes. So, itutuloy na natin, Mami Fem, ang ating pag-uusapan for today ay nakakatuwa at akmang-akma para maiwasan natin ang maraming mga kalat sa mundo. Okay, mga kausapang pantahanan, ang pag-uusapan natin ngayon ay tungkol sa upcycling. Sabi nga, paano kung bumalik ang greatest thing mo, di ba? Alam nyo kami mga home economist, Mami Fem, di ba tayo? Mahilig tayong magtabi ng mga anik-anik sa bahay because you always think na we will be using this anytime or this might be helpful for our projects later. So, tama-tama ang ating mga estudyante ay magpapakitang gilas ng kanilang pamamaraan kung paano makatulong na makaiwas sa maraming basura at makatulong din para makatipid-tipid ang mga pamilya. At ito pang mga taga UP-Diliman College of Home Economics students ay tuwang-tuwa na nag-share sa atin ng kanilang munting kaalaman. Maraming salamat sa iyo, Ana, kay Dale, kay Al, Ana, Ana Lavinia, kay Sak, kay Kiana, kay Kate, at kay Jarifa. Jafisa. Ito pong mga batang ito ay mga estudyante ni Mami Fem at talaga po namang kagagaling ng mga bata. Mayroong pang ika nga eh, mayroong mga pag-asang maging business o kaya mga entrepreneurs later on. Hindi lamang po ito ang kanilang pwedeng ituro sa atin, pero ito for now ang pinakamadali. At kayo pong mga mami sa bahay, including your kids, pwede niyo po itong gawin. Yes. So panoorin na, yes, di ba Mami Fem, tama-tama. At syempre, sa magaling na guro, si Mami Fem. Sa kanya po galing ang mga ideas, and of course, the learnings, the knowledges. Maraming salamat, Mami Fem, sa iyong mga sineshare. So, mga kausapan, Mami Fem, panoorin natin sila. Okay. Paano kung bumalik yung greatest thing mo? Anong gagawin mo? Will you just ignore it or throw it away? But you can't. What if your greatest what if is something you can do? Ngayon kaya, anong gagawin mo? Pilipinas ang pumangatlo sa pinakamalaking solid waste producer sa mga bansa sa Southeast Asia noong 2018. Sa ating mga lungsod lamang, ang produksyon ng solid waste ay ipinapalagay na tataas ng 1,065% sa 2025. Maliban dito, inaasahan din na ang basurang na iaambag ng bawat Pilipino ay tinatayang tataas na humigit kumulang 5 kilong basura bawat taon na siyang magbubunga ng higit kumulang na 20 milyong tonelada sa taong 2030. Ang paglala ng problemang ito ay maaring lumikha ng malulubhang negatibong epekto sa kapaligiran na siyang magdudulot ng iba't ibang nakahahawang sakit, polusyon sa lupa, tubig at hangin, matitinding kalamidad, pagkawala ng biodiversity at pagkasira ng ating planeta.
Ngunit, sa pamamagitan ng upcycling, tayo'y maaaring makatulong na maibsan ang mga problemang ito. Kumpara sa recycling, kung saan ang mga basura ay ginagamit sa paggawa ng mga bagong materyales at siyang nangangailangan ng mas maraming enerhiya at resources mula sa pagkolekta, pagbubukod at pagproseso nito. Ang upcycling naman ay mas simple kung saan ang mga patapong bagay o materyales ay ginagamit sa paglikha ng bagong produkto na may mas mataas na kalidad o halaga kaysa sa orihinal nitong anyo. Dahil dito, nabibigyan ng bagong buhay ang mga bagay sa halip na ito'y pabayaan lamang o kaya'y hayaang mapunta na lamang sa mga landfills. Malaki ang may tutulong ng upcycling sa pagsasakatuparan ng United Nations Sustainable Development Goal No. 12 o ang Responsible Consumption and Production na nagtitiyak ng Sustainable Consumption at Production Patterns. Inihahabilin ng SDG na ito na maging responsable at panagutan ang mga bagay na binibili at ang paraan ng paggamit ng mga ito. Sa makatuwid, sa pamamagitan ng upcycling, maaari tayong makatulong na bawasan ang mga materyales o basurang nauuwi sa mga landfills na siyang maaring makaapekto sa ating kapaligiran, gayon din sa ating physical at mental na kalusugan. Nabibigay rin ito ng maraming benepisyo sa kapaligiran dahil sa paggamit ng mga materyales na mayroon na tayo ay makatutulong na mabawasan ang paggamit sa ating mahalagang resources at mapreserve ang paggamit ng enerhiya pati na rin mabawasan ang mga carbon emissions. Bukod rito, nakatitipid din sa pera sa pamamagitan ng pagpapahaba ng buhay ng ating mga produkto. Kaya ikaw, anong gagawin mo? Maraming salamat muli sa aking mga estudyante ng HE-102 or yung ating kurso sa UP-Diliman College of Home Economics na Introduction to Family Resource Management. Thank you very much again to Anna, to Dale, and of course, sa pangalawang Anna, na Anna Lavinia, Susa, kay Kiana, kay Kate, and kay Jofisa. Maraming salamat sa mga ibinahagi nyo. Totoo yun, no? Yung sinasabi ninyong paano kung bumalik ang greatest thing mo. So, everyday, Mommy, I think yes. One of the most relevant question we need to think, no? Everyday, kasi everyday, may mga greatest thing tayo sa bahay, no? And I think, Mommy, tulad ng mga examples na binigay nila, na ang plastic, ayan, no? Ang plastic, isa sa mga greatest thing natin. Ako, Mami, kasi, di ba, yung mga pet bottles na tinatawag, no? Especially pinaglagyan ng soft drinks. Dahil ang ganda-ganda ng disenyo niya, maari natin itong i-recycle at gawing kakaiba. Tingnan mo naman itong mga examples na nakita natin, no, sa internet. Biruin mo kami yung mga plastic bottles ng soft drinks. No? I think it's a plastic bottle from a soft drink or any liquid, no? Liquid container. Ay pwedeng-pwede palang gawin na parang kakaibang creation, ng kakaibang bagay at pwede pa siyang pang-gift. Yes. Ang ano talaga, it's just, you just need creativity. Katulad itong nasa piggy bank, no, na example.
kung makikita mo, no, dinamitan lang ito, mami. Pero pwede na siyang piggy bank, no? Yes. So, these are just some examples of how we can recycle our PET bottles. Kasi sa tingin ko, itong mga plastics natin, ito ang isa sa mga greatest thing natin every day. Yes, hindi madaling matunaw yan. Yes, so totoo yan. Kaya yung nabanggit kanina ng grupo, no, ng ating mga students from group 5, itong mga plastic bottles, sa ito sa pinakamaraming pinagmumulan, no, ng pollution. Yes, sa environment. Ayan. So, Mami Narlene, please share one idea nga on how we can recycle our greatest thing na PET bottle. Okay, yan. So, makikita ninyo, meron na naman tayong panibagong idea, no? Ito ang ating pencil case mula sa plastic na bottle, no? Maganda nga ito, Mami Fem, kasi hindi tayo nag-advertise, ano, pero may mga soft drinks na may kulay. Mm-hmm. Ang ganda-ganda ng neon green, ang ganda-ganda yung tingnan. So ito naman, magagamit natin ito as pencil case. So we need not buy it. Siyempre, maganda nga naman na napipiling pencil case. But for us to be able to help our environment, yung mga boteng ganyan ay pwede natin gawing pencil case. Okay, kailangan lang natin dyan ay yung dalawang plastic na bottle. Tapos, zipper, and then we have cutter, pero kung mga bata, gagamit kayo ng cutter, of course, with the help of your mommies or daddies. And then, gunting, glue gun, at saka pencil pen. No? So, again, ingat sa glue gun, mga anak, mga kaibigan, mommy, daddy, please be with your children pag gagawa kayo ng itong project. Yan, yun ang makailangan natin, Mami Fem. Yes, so yan yung mga kagamitan. At paano nga ba ang procedure? Ayan, that dudugtungan ko ang kwento mo, okay, Mami Darlene. Pero bago tayo mag-proceed, I would like to acknowledge, no, one of my students before who shared this idea. Okay. At siya lang iba, kundi si Miss Michin Andres, no? Tagal na siyang nakagraduate. At nagpaalam tayo na baka naman pwede natin gamitin. Okay. Ibinahaging project during her time na siya ay undergrad pa lang. Kaya yan na to sa isa't pa rin estudyante. Ayan. So ano ba ang step 1 sa paggawa ng ating kakaibang pencil case mula sa plastic na bote? Actually, Mami, hindi lang naman na pencil ang pwedeng ilagay dyan. Kahit hindi pencil, di ba? Anyway. Yung mga ano, kutsara tinidor. Yes. Nababaulin, di ba? Oo. So, ito na yung step number 1. Unang-una, markahan at gupitin ang tutok na parte ng isang bote. Ayan, kung makikita po ninyo sa ating pong example, sa ating pong visual example, ganyan po kung paano po gugupitin at ang end product pag ginupit nyo na po, yung pinakatulo o tutok na parte ng bote. So, ang tip ko dyan, Mami, ay sukatin, no? Sukatin niyo yung yes, ano yung pencil na ilalagay niyo, baka naman kasi correct. No? So yun ang yung pinakamahabang pencil yun yung, ano, para po pag gumupit kayo hindi naman siya bitin, di ba? Sayang naman. So ganon. At ano ang pangalawang step ng Mami? Okay, ang pangalawa naman, markahan at gupitin ang isa pang bote sa parteng ilalim nito. Kung yung una ay doon sa may taas, yung isa naman sa may ilalim ng konti. No? So, bakit ganun? Dahil mamaya, makikita natin na itong dalawa ay pagtutugpin. So, isa, mahaba at tama sabi ni Mami Fem, sukatin ninyo yung pencil para hindi mabitin. And then after that, yung ilalim naman ang inyong gagamitin. So, makikita mo, Mami Fem, yung bottom ng bottle. Ang ganda-ganda yan, tingnan nyo naman. Kaya silang parang yung kakainin. Yes. Ito. Actually nga, grateful ako doon sa mga nagdedesenyo din ng mga PET bottles. Oh. Hindi lang basta mailagay si soft drinks o si, yes, ano, okay, si liquid. Hindi sila alang-alang din nila yung aesthetic value. Yes, yes, yes. Kaya naman ang ating mga kabataan o tayo, mga nanay, o kusino man ay nawiwili eh.
na mag-upcycle dahil sa disenyo pa lang ng bote. Yan. At ang pangatlong procedure, Mami, ito po, no? Kumbaga na, naano nyo na yung dalawang bote, ha? Nagupit na na. Okay? So, kunin ang mga nagupit na sa ilalim na parte mula sa dalawang bote. Ayan na po, no? So, pagka ganyan, ready na? Ano ang susunod, Mami? Okay, ayan. Kunin na ninyo ngayon ang zipper at lagyan ng pandikit ang likod sa bahagi nito. Yung zipper po natin, sukatin ninyong paikot yung battle kasi lang dapat na haba lang ng zipper. Hindi rin maganda kasi yung sosobra siya, hindi rin man maganda yung kulang. So yung katamtaman lang na nakaikot sa katawan ng battle dahil yun ang magiging opening ng inyong pencil case. Siyempre. Ayan. Okay. So yun, no? Talagang kailangan talaga ng zipper nito. Medyo gagastos ng konti pero mura lang naman. Okay lang, no? Lalo na ano, para ma-preserve natin yung ating na-upcycle na product. At syempre, ang next step ay idikit ang isang bahagi ng zipper sa isang bote. So sa mga ganitong klaseng project, Mami, kailangan talaga na magpatulong kung hindi kaya, no? Of course. Para hindi naman sayang yung zipper na nabili, no? Oo. Ibig sabihin niyan, itong sinasabing isang bahagi, kasi nga, di ba, iano niya. Yes, oo. And yung pangalawang bahagi, para yun dun sa iano mo eh, kasama. Yes, oo. Yung cover ng ano, nung last ng pencil case. So, ganyan, no? So, makita niyo yung unang bahagi muna, then mamaya yung pangalawa. Okay? Yes. At first, ang next step ay? Okay. So, katapos mo ilagay sa kabilang bahagi, of course, yung kanina naman kasama. No? So, magdidikit talaga ang kailangan yung gamitin dyan na glue, yung talagang matibay na glue. Meron talaga, Mami, aside from glue gun, na ano, meron pa isa niya na glue na talagang pag idinikit mo siya, malinis tingnan, para hindi nakadikit, pero matibay. So, minsan yung hahanapin natin para maging maganda naman yung ating pencil case. Yan. So, after mo idikit dun sa kabila, ayan, makikita natin sa ating larawan, yung kabila naman. And then you will notice, maisasara yan ng zipper. So, hindi tatapon na inyong pencil, mga pencils or ball pen. So, nakasecure siya. Yes, opo. Actually, Mami, kahit di mo nga lagyan na ng design niya, ni okay na, no? Oo. Kasi see-through na siya. Yes. Pero pinaka-last step kasi niya, ay pwede nyo pa rin siyang lagyan ng design. Of course. Kung meron ka lang namang pang-design pa. May sticker. May sticker ka dyan, o yung mga, alam mo, Mami, mga magazine. Diba, meron? Yes, correct. Mga colorful designs at where we can, ang tawag niya collage, diba? Yes, so na correct. Kung saan, kukupitin mo whatever sizes or shapes or any pictures na sa tingin mo ay maayon, maganda, no? Naayon. Ayan, ako. Ayan na ang ating upcycled plastic bottle na naging pencil case. Ayan. Mami, this is one of my favorite upcycling idea. Kasi pwede rin yan, Mami. Ipunan ng barya. Pwede mo rin gawin yun, no? Ipunan ng barya. Pwede mong lalagyan ng mga candies or regalo sa mga bata. Parang ano eh, parang organizer na rin siya. Kasi yes, di ba, ang dami-dami nating mga maliliit na bagay sa bahay, no? And one way to organize our thing is, yun na nga, aesthetically, ano pa, ganyan, ganyan po ang isang. Yes, correct, correct. Yan. So, Mami, ano na, no? Malapit na tayong magtapos na naman. Pero syempre, before we end, we would like to thank again our students from UP-Diliman College of Home Economics, and watch out for more of the advocacy project ng ilan sa aking mga estudyante. At salamat talaga sa Group 5. Sa mga susunod, Mami, na mga Sabado, ay mapapakinggan naman natin ng
ilan sa mga grupo na nagbigay ng kanilang advocacy project. Oo, tama yan. Maraming salamat talaga sa kanila. So, Mami Nardine, ano naman ang yung parting words? Maraming maraming salamat, mga kausapang pantahanan, sa patuloy na pagtangkilik sa amin ni Mami Fem. At syempre, alam mo naman, Mami Fem, ang araw ng Sabado, ang pinakahihintay natin lahat para may matutunan na namang bago. So, mga kausapan, please like, share, and subscribe to our YouTube channel. And if it is not asking too much, please include Lalin's project. And thank you din pala sa mga nag-join. Marami na rin ang nag-join, Mami Fem. Siguro, these are former students. Maraming maraming salamat. And I hope to make more videos. Nabibisi lang ang mami nyo eh. Pero, don't worry. Just message me or make comments. At kami ni Mami Fem magtutulungan palagi para may maibigay kami sa inyong mga bago. Yes. Yan, maraming salamat! Okay, ito po si Mami Fem. Napasamantalang nagpapaalam. Ito po si Mami Narlene at naghihintay sa panibagong pag-uusapan. Dito lamang sa Usapang Pantahanan. Bye! See you next week!